Yo, what's up mga future scholar, and welcome back to our YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel, please don't forget to hit the like, share, and subscribe para lagi kang updated sa ating mga videos, giveaways, and scholarship announcement and search for scholarship. And so, ngayon meron tayong dalawang egg na yung binread natin nung last two videos. So ngayon ready to morph na siya. Dalawang tong egg nito. So ang mangyayari nito is bibili pa tayo ng isang plant, kasi ang sweldo dito sa group natin is every 1st and 15th of the month. Sabay-sabay lahat para hindi magulo. So 1st and 15th of the month is yung sahod natin, which means na meron ulit tayong pambili ng bagong Axie, pang-breed ng Axie, or kung para saan man natin gagamitin yung pera na yun. Kasi hindi pa tayo sumasahod dun sa dito sa Axie, hindi pa tayo sumasahod. Lahat yung nire-reinvest, lahat yun. So, lahat ng kinikita ng mga scholar natin is binibili natin ng Axie or pinapang-breed uli natin para mabigay pa ng mas marami pang scholarship, mas marami pa tayong matutulungan na mabigyan ng trabaho. So, yun na nga, sinabi ko last time na yung etong dalawang aksi na to is either ibibenta natin or magdadagdag ng plant. Para sa akin lang, I'm more into buying yung plant. Kasi dalawang aqua to eh. So, I'm more into buying yung dalawang plant para sa susunod na kikitain ng mga scholars natin is pwede natin siyang i-breed, kasi magkakaroon tayo ng dalawang virgin aqua. And then, actually, meron pa tayong magiging apat na yung virgin aqua natin. Meron tayong isang virgin plant. And then, pag bumili pa tayo sa pang virgin plant, ang dami pang possible na mabigyan natin, possible na ma-breed natin siya ng maraming beses pa. Kasi yung aksi na parent nito is 2/7 pa lang. Yes, 2/7 pa lang. So, ibig sabihin, pwede pa natin i-breed multiple times yun. And then, yung apat na virgin aqua, mababreed pa natin ng multiple times pa. Plus, yung 2/7 na sinasabi ko, kung na-breed pa natin siya ng dalawang beses, ang dami pa guys, ang dami pang possibility. So, I'm more into buying new plant na lang, siguro new virgin plant, para mas lalong dumami na dumami pa yung scholar natin. Siguro next week hindi tayo makapagbibigay ng scholar, pero nagbi-message na ako sa ibang mga nag-a-apply sa page, na yung iba pinapangakuan ko na, kasi hindi man tayo makapagbigay ng scholarship next week dahil, like I said, 1st and 15th ang sahuran dito sa team na to. So, sahod na sa 1st, ibig sabihin gagamitin ko na yun kung ano man yung magagawa ko ngayon. And then, on the 15th is when na makakapagbigay na ulit tayo ng mga bagong scholarship. So, syempre, tuloy-tuloy lang, like I said, dito sa grupo na to, if you're loyal to the group, you're loyal to the manager, at friendly ka sa mga scholar natin, mas marami kang chance na mapili. So, hindi naman porkit hindi na tayo magbibigay ng scholarship next week is hindi ka na magiging active. Sorry, mawawala ka sa isipan ko pag ganun. By the way, nga pala. So, yung two na napili natin this week, actually, magiging tatlo pa dahil nga sa dalawang aksi na to. Couple days ago, in-announce ko na magbibigay tayo ng dalawang scholarship this week, di ba? Magiging tatlo siya kasi dahil dito sa pangatlo na to, yung dalawang aqua na to, dadagdagan natin siya ng plant. As you see, meron pa nga tayong ano dito, meron pa nga tayong natirang SLP, yung last time na nag-breed tayo. Meron tayong 6.92 AXS. Kailangan ng 2 AXS per breed. So, yung mga kikitain ng scholar natin this time, yun yung gagamitin natin. Who knows kung ilan yung mabibili natin, or
Kung dalawang aqua man yun, bibili natin dalawang aqua. If anything, pwede natin ibenta yung aqua na yun para makapagbigay tayo next week. But hindi ko pinapromise na magbibigay tayo ng scholarship next week. So, ano pa hinihintay natin? Puntahan na natin yung imomorph natin, guys. Congratulations nga pala kay John Galang na 1 year na nating subscribers. And John, hindi lang 1 year. Actually, it's more than that. Pero, alam ko, nagsisimula pa lang yung channel ko noon. Nandiyan na si John Galang. Nagpapag-giveaway ako ng mga low GCash at kung ano-ano pa noon. Lagi siyang nakasali. Ilang beses na siyang nanalo. So, congratulations kay John Galang dahil actually, hindi siya humingi ng scholarship sa akin. Ha? Pero, nabanggit niya na naghahanap siya ng scholarship. So, kung patama man yun, congratulations sa'yo. Kasi, sobrang tagal mo na dito sa channel ko. Kaya, isa ka sa mga napili ko. And, pangalawa si Patrick. Patrick, congratulations sa'yo. Welcome to the team. Ipapasok ko na kayo sa GC sa I think the 31st. So, 31st ng August, pasok na kayo sa GC. At yung mga admin natin doon ang bahala na magsabi sa mga rules. All I ask for is for you guys to be friendly and follow the rules. Ayan. Siyempre, mag-uusap pa tayo. Hindi lang dito. Hindi lang kayo ng mga admin natin. So, alright. Congratulations sa inyong dalawa. And congratulations sa magiging pangatlo. Dahil kukuha pa tayo ng isa pa. And then, magbubreed tayo na magbubreed. We have endless possibilities. As for now, meron tayong dalawang aqua na ikikip pa. Yan yung ipapamigay natin sa isang scholar. And then, kung ano man yung kikitain or yung mga sumobra, either magbubreed tayo, sabihin natin kung makadalawa. Kung yung dalawa na yun, kasya. Kung kakasya makabili ng isang team, pag binenta natin yung dalawang yun, ibibenta natin yung dalawang yun para magkaroon pa ng isa pang team. So, let's go, guys. I-morph na natin siya. Actually, kakaano lang na ito, ha? Tignan natin, ha? Morph to adult. Kaka-ready niya lang kasi yung morph time niya is August 29, 2021 ng 10:22 p.m. Right now is 10:33 p.m. So, kakaready niya lang habang nagsasalita ako. So, tignan natin guys. Siya din yung parents nung huling, kung naaalala niya yung huling minorp natin na yun yung binigay natin kay John Galang yata napunta yun. Or, yeah. Basta. So, like I said, kung kayo yung nagbe-breed, this is one of the most parang exciting moment. Last time, maganda yung resulta niya. Kita niyo naman na nilalagyan natin siya ng pangalan. So, yung isa galing kay Crab, yung isa galing kay PJ, yung Vicious Butete at Vicious Tilapia nila. So, sila rin yung parents nung nakaraan. Ano ba to? 93%, 94%. I think yung lumabas is parang 94% yata or 95%. Basta isa rin sa dalawa. So, eto na guys. Please, sana maganda yung lumabas. Sana maganda yung lumabas. Sana maganda yung lumabas. Let's go. Yan. So, morph, syempre. Morph to adult. Confirm. And, your morph is still being processed. This might take some time. Thank for your patience. Alam ko, usually it takes time. So, gagawin natin is puntahan naman natin yung isa. Then, eto galing din kay PJ, galing kay Krob. Last time, maganda rin yung resulta niya. 93, 93. I think yung lumabas dito is 93 then if I remember correctly. Kung hindi, comment nyo sa baba kung natatandaan nyo pa. Diyan natin makukuha yung mga test nyo kung talagang alam nyo kung ano lumabas nung nakaraan. So, comment nyo sa baba guys kung natatandaan niyo pa kung ano yung lumabas dito. I think it's 93%. I'm not exactly sure. So, eto, i-morph na rin natin. Confirm. Ang kagandahan sa ano, no, sa dito, pag Ronin to Ronin, walang bayad, libre, walang gas fee. Ayan, so na-morph na natin yung dalawa.
Sana maganda yung lumabas. Wow, ready na siya. 92%, medyo, parang medyo mababa siya, no? Ito yung 93 and 94%. 92 ang lumabas. Ha. Huh. Tingnan natin. So, health, 45 speed. I mean, 45 health, 57 speed. Okay. 37 skill, 27 morale. Still, pinag-aaralan ko pa rin to. Pero, tingnan natin. Sweep, escape. Yung request nila, fish hook is one of the requests. Aquaponics and flanking smack. Alam ko wala pa ako na itong dalawang to. So, is this a good card? Please let me know in the comment down below. Like I said, nag-aaral pa ako. So, pwede nyo akong turuan. Pero, itong sweep escape at fish hook is yung mga request nilang card. Itong aquaponics and flanking smack is new to our card. So, kung kayo ang hahawak nito, magugustuhan nyo ba tong card na to? Paano ang discarding nyo nito? Tsaka ano ang dapat kasama niyang plant? Siyempre, abangan nyo rin yung isa para malay mo, magustuhan ko yung sagot nyo dito sa comment na to. Baka dito na natin kunin yung magiging hahawak na ito, hahawak na ng card na to. By the way, guys, ha, yung mga pinangakuan ko ng scholars, like I said earlier, hintay lang kayo, pero sumali rin kayo sa mga pag-giveaway para makuha nyo agad yung scholars nyo. Otherwise, hintay lang kayo once na magtuloy-tuloy yung, or ang gagawin na lang siguro natin is kada tatlong team, ibibigay natin yung isa sa promised na naka-lineup. And then yung dalawa, yung ipapag-giveaway natin ng randomly. So, by the way, yung card niya is apply speed to this Axie for 2 rounds when attack. Like I said, this last two, or this first two, yung sweep escape tsaka fish hook is parang most requested ng mga previous scholars natin. Etong aquaponics is pretty new. So, successful attacks restores 50 HP for each anemone part this Axie possess. Huh. Okay, so it seems good. Ito naman Plankin Smack. 100 na siya. Deal 120% damage if this Axie attacks first. So pag siyang unang umatak, instead of 100, magiging 120. So yung anak ni Tilapia tsaka ni Butete naging 93%. Like I said, if this is good, I don't know. So please comment down below lang guys. Nagbabasa ako ng mga comment nyo lagi. Kagaya nung huling ginawa nating video about dun sa scam, 93% din yung isang. Eto, 93% yung dalawang magulang niya, 93% din yung lumabas. So if I remember correctly, parang yung huling ano natin, huling breed natin. Pero ano yung mga cards niya? We'll see. So meron na naman tayong dalawang bagong virgin, of course. So eto nga, 'di ba, yung first two na sinasabi ko. Star Shuriken. Okay. So actually, I think yung malalaman pala natin sa baba. So, ay hindi natin malalaman yung anak nila na isa unless na i-click natin to. Hindi ko nagagawin yun para hulaan nyo na kung ilang percent nga ba yung nakaraan. Yung unang video kung talagang pinanood nyo ba. So, Star Shuriken, Upstream Swim is yung mga recently na request din nila. So, I know this is a good card. So, again guys, kung kayo ang hawak na itong account na to, anong plant ang ipapartner nyo dito? So, ito yung isang Axie, yung isang Aqua natin. And then, pangalawang Aqua. And then, isa pa din guys, kung kayo ang hahawak nitong Axie na to, ano ang ipapangalan natin dito at ano ang ipapangalan natin sa isa? Comment down below guys ha. Kailangan natin palitan yung pangalan nito. Pero kailangan,
It doesn't have to be serious. Mas gusto ko yung mga nakakatawa kasi yung mga previous axes natin na parang na mga butete, mga pating, mga tilapia, di ba? Nothing serious. Kung kayo ang hawak nito, anong ipapangalan natin dito? At ano ang ipapangalan natin dito? Ayan. Comment nyo sa baba, guys, ha? Comment nyo sa baba. Yung mga nakakatuwang sagot, yung mga makakakuha ng atensyon ko, basta ako nang bahala sa inyo. So, eto na muna yung eto na muna yung dalawang aksi natin hanggat makuha natin yung mga kikitain. Like I said, it's 29 today. So, in 2 days, i-claim na natin yung mga kinita ng mga scholars natin. And then, bibili tayo ng plant. So, kung kayo ang hawak nito, dalawang aqua na to, anong plant ang ipapares nyo dito? Comment down below. At syempre, kung anong ipapangalan natin dito sa aksi na to, sa dalawang aksi na to, comment down below. So, sa lahat ng mga tinanong ko, guys, comment nyo lang sa baba yung mga sagot nyo. And kita-kit sa comment section. Ipipin ko na lang yung mga nakakatawang sagot or yung mga nakaka-catch ng attention. Huwag nyo seryosohin yung paghahanap nyo ng scholarship, guys. Huwag nyo seryosohin. Enjoy, have fun. When your time comes, your time will come. And we have a giveaway announcement very soon, guys. So, abangan nyo. Meron na akong video kanina. I-edit ko lang siya, then i-upload ko na rin. Paano yung mga mechanics? Ano yung mga giveaway? Abangan nyo na lang doon sa next video. Maraming salamat, guys. Kita-kits. Ayan, kita-kits mga future scholars. Alright, bye-bye, guys.